Ako po si Jan Cygene Ballesteros, tubong Pangasinan. Dati po akong kabataan na nakapaglingkod sa Lord, nagpagamit po sa Diyos. Dumating po yung point na marami pong struggle, marami pong persecution sa pamilya. Naging daan po ito para tayo po'y unti-unting manlamig, manlupaypay sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa nahatak po tayo ng sanlibutan na mag-backslide. Nung time po na tayo po'y tumigil sa paglilingkod po sa Panginoon, grabe pong paghatak ng sanlibutan yung buhay po natin na dati na masama, naging worse siya. Ang dami po nating kasalanan na gagawa. Gabi-gabi po tayo umiinom kasama po ng mga kaibigan, ng mga barkada, kaklase. Ang alam po ng mga magulang ko, kala nila nasa high school ako, kala nila maayos ako sa pag-aaral, pero hindi po nila alam na nasa ibang bayan po ako. Nagiinuman po kami, magawa kami ng kasalanan sa mga internet, saan babad po sa laro, sa makamundong gawain. Pumupunta sa mga sayawan para magsayang ng oras. Sino-sino po yung nakakasama natin. Minsan nakakasama po natin yung mga taong barumbado, mga taong lansangan, yung mga adik. Nasubukan po nating pumunta sa mga beer house. Sama po yung mga babaeng bayaran. Yung mga babae po eh, wala pong damit na sumasayaw po sa entablado. Grabe pong kasalanan, grabe pong pagsuway, pagtalikod, yung naranasan po natin. Yung family ko, nakita ko po yung kung paano sila magalit sa akin. Pagka umuwi po ako sa amin, sa bahay namin na nakainom, lasing, binubugbog ako ng aking mga kuya, yung ate ko. Minsan sinasampal ako, sinasabunutan. Dumating po sa akin sa point na wala akong pakialam. Andun po yung rebellious spirit bilang isang kabataan. Dumating po yung lingkod po ng Diyos, si Apostle John Jun po sa Pangasinan. Isa po ako sa mga kabataan na nalehans ni Apostle. Yung katabi ko po sa likod, nagulat din po siya, bakit daw ako sumigaw, bakit daw. Gano'n na lang yung paragoy ko. Yun po pala, naging daan po yun para ang Lord po maglagay na maglagay sa puso ko ng desire na magbalik loob sa Kanya, na dumalo. Yun nga po yung nakarating po tayo sa youth conference. Yung turo po ni Apostle John, grabe pong impact. Tingin ko po nun, parang sa akin lang binabato. Grabing presensya po ng Lord yung naranasan natin. Unexplainable po siya na umiiyak na lang ako. Grabe pong conviction na yun nga hinahatak tayo ng Lord na magbalik loob sa Kanya, na maglingkod sa Kanya. First time po marinig yung tinig ng Lord na sabi niya, anak, pastor ka. Nung narinig ko po yung grabe pong iyak po, yun na po yung naging daan para tayo po'y maglingkod sa Lord, magbalik loob sa Panginoon. Pagkatapos po ng youth conference, alam niyo po, hindi po tayo pinatulog po ng Lord. Lagi pong pinapaalala sa akin ng Lord yung tinig na narinig ko. Restore po tayo, nakabalik po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Isa na po tayo ngayong staff. Full-time po ng ministeryong Jesus is our Shield. Tayo po ay nag-evangelize sa mga kababayan po natin na may hirap, nagba-Bible study po sa mga kulungan. Tayo din po ay nagkaroon po ng pribilehyo na makapagturo po sa mga kapulisan. Sa mga drug surrenderies, sa mga barangay official, umayo po sa hospital, kung saan nakapag-pray din tayo sa mga may sakit karamdaman po sa hospital. Grabe pong paggamit po sa atin ng Lord in this end time bilang isang kabataan. Para po sa mga kabataan na nanlamig, nanlupaypay, tumalikod sa kanilang tawag sa Panginoon, at sa lahat ng mga kabataan na ibig maranasan ang Diyos, maranasan ang totoong pagbabago, kayo po ay dumalo sa Living Like Jesus Youth Conference 3rd Year Anniversary na may temang The Living Like Jesus Generation. Kayo po ay malapit naming inaanyayahang dumalo sa walang kasing saya, walang kasing ganda, at punong-puno ng pagpapalang gawain.
ang Living Light Jesus Youth Conference 3rd Year Anniversary na may tema The Living Light Jesus Generation. Ito ay gaganapin sa darating na July 29, 2017 from 3 to 9 p.m. sa Cuneta Astrodome, Pasay City. At sa July 30 to August 1, 2017 from 3 to 8 p.m. sa ating main church sa number 1069 EDSA, Barangay Katipunan, Quezon City, behind Shell Station Muñoz in front of DMCI Home Zinga Towers. Halina, dumalo't makiisa. Ito ay hindi lamang pangkabataan, kaya isama ang inyong mga kaibigan, manggagawa at mga mahal sa buhay. Ito po ay libreng gawain. Sama na at maganyaya at tayong lahat ay mapapagpala.